doon sa panahon na may gestational diabetes siya at saka hypertension, binibigyan din ba silang gamot? Pinapainom sila ng gamot? Usually, nire-refer natin yung sa mga, kung may diabetes, nire-refer natin yung sa endocrinologist, so yung sa mga internal medicine natin. So sila yung, kapag hindi naman ganun kataas, pinag-modify lang yung diet. Pero kapag talagang uncontrolled, nagbibigay ng ano, ng gamot. Pero hindi naman nakaka-apekto yun dun sa baby, yung ibinibigay na gamot kay mommy. Actually, kaya kailangan magbigay gamot kasi pwedeng magkaroon ng implication yung baby pag sa baby kapag hindi naman control yung sugar or the hypertension. Kaya, meron namang mga pero rest assured na yung mga gamot na inireserve sa mga buntis during pregnancy ay safe sa baby. Oo, kahit mga antibiotics minsan may bibigyan ng mga buntis kasi doon nagkakaroon ng UTI madalas eh, di ba? UTI. Oo. Bago ba nagagaling? Hindi, minsan mas madali sila magkaroon ng infection kasi doon sa because of the medicine, yung mga antibiotics. So, yeah, I'm asking kung yung antibiotics na ibinibigay ba sa mga buntis na may UTI, hindi ba makaka-apekto kay baby sa bata? Yun? Oo. Meron namang mga, may mga category kasi ng mga gamot. So, merong mga gamot na safe during pregnancy. Meron namang mga klase ng antibiotics for UTI na hindi mo pwedeng ibigay sa buntis. So, classified yan. Na-classified siya. So, ang ngayon nire-reseta naman sa mga buntis ay yung mga safe intake during pregnancy. So, yung benefit is ma-outweigh niya yung risk sa fetus or sa baby. So ayan, dapat marinig na mga mami yan na may mga particular na gamot na hindi pwedeng inumin basta-basta habang nagbubuntis or bagong panganak. Kailangan ikonsulta nyo muna sa ating doktor. Kaya hindi pwedeng basta-basta inumin pag over-the-counter medication ang mga nanay na buntis. Kailangan itanong, ikonsulta muna nila sa kanilang doktor kung ang iinumin nilang gamot ay safe during pregnancy para masigurado natin na hindi yun makaka-apekto sa growth and development ng baby.